What's up guys? I'm John and you're watching Pajak Niwan, and today's video is mag-unboxing tayo ng galing kay Viper Philippines. So may chance tayong magkaroon ng Viper bikes na hinihiling natin. So Viper bikes is a locally brand dito sa Philippines. Siyempre locally, Philippines. And nagkaroon tayo ng between na chance ang mabuksan at makakaroon ng Viper bikes galing kay Viper. Okay, pero yung bago yun, syempre, alamin natin ano ba laman nitong box na to, di ba? Kasi marami talaga models si Viper. Eh, nagkaroon ako ng chance na ito yung gusto kong bike. At nagkaroon tayo ng konting laro sa Facebook page natin. So, kung sino makahula nun at sinong una-una makahula nun eh sa magkakaroon ng premyo. Sa end of the video, sasabihin ko sino yung nanalo sa papremyo natin, okay? Pero bago ang lahat, please subscribe and like and click the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong videos, okay? Alright! Temp lang nga eh. So, unboxing na natin siya. Kita na natin yung loob ng box na to. At least, hindi ko pa talaga siya nabubuksan. Galing sa deliver. So, isa-isa-isa na natin siya. Buksan na natin ang laman ng box. Pakalas to. Eh, shoutout nga pala kay Ian Howe. Salamat sa napakagandang jersey na to. Actually, hindi pala jersey, it's dry fit. So, comfortable. Available to sa Sarap Magbike Shop sa Quezon City. So, punta na lang kayo. Alam ko, ang presyo na ito is around sa 450 pesos. So, panalo, presko-presko. Maganda to pag mga nagbabike ka. So, ayan. Tingnan natin ang laman. Uy, ang ganda ng color. Mamaya, announce na natin sino mananalo ng yung unboxing nito, yung naman itong bikes at sasabihin ko sa inyo. So, buksan na natin. Wala nang nag-install ng box is ewan ko ano to, pero mga parts siya. So, bubuhin natin siya eh. Galing sa box talaga eh. So, yan na natin naman ito. Okay, may pedal. May pedal siya. So, ito yung pedal. At least, test pedal lang to. Oh, may steward din. Oh! Really? Oh, yun siya. So, may extra skewer at mga reflectors. O kung gusto mo lagi yung reflector, pero hindi ko nalagay yung reflector. Saddle. So, ganda ng saddle ah. Panalo ah. Ganda ng saddle oh. Ganda ng design. Oh. Design. Kita niyo guys. So, yung saddle niya maganda. Seat. It's aluminum rin siya na seat post na 6061. At yung saddle, panahal yung saddle, ganda. Pogi, ang pogi. Ganda ng ano ha, ganda ng pagkagawa. Yung, as in sa mga budget siya, pero yung quality ng saddle, ang ganda ng pagkagawa. Nice, nice, nice. Nice Viper. So, ayan. Uy! Sweet! Sweet! Okay guys, ito na siya. Ito na yung mismo yung bike. Alright, so kakalasin na natin siya isa-isa. So, pag nasa box kasi yan, mostly nakikita nyo kasi yung mga built bike galing sa mga bike shop is nakatayo na. So, ito namang galing sa box talaga is ganito talaga yung setup ng bikes para magkasasarap ng box. Yung ibang mga bikes na galing sa ano eh, is naka-plastic lang eh. Ito ang ganda ng packaging, may packaging talaga siya, naka-box. So, yung alam mo talaga na safe yung bike mo sa loob.
kasi mostly sa mga branded may mga box na rin talaga eh. So yung iba mga plastics, yung sa space lang talaga mas marami ka talaga may ilalagay doon. Kaya yung iba mga bultuan naka-plastic lang. Ito may box talaga siyang sariling galing. Okay, okay yung ano, sobrang maganda yung pagka-packaging pa lang ng mismong Viper is solid na solid talaga. Alam mo safe yung bike. Tyro, mga zip ties. Yan ang mostly naka-ano dito. Una muna natin bubuin dyan, syempre yung gulong muna bago mo ilagay lahat, pati sa copy. So, ito yung setup nyan. By the way guys, ito nga pala yung sa Assault 2.0. So, ito yung gravel bikes ni Viper. So, ito yung colorway nya is matte black na teal blue. So, yan ang color combination niya. So, ito yung pinili ko na kulay. Kasi may isang kulay na ano, pero at least if ever mag-upgrade ako or ano, black line color niya. So, gusto kong medyo low profile lang tayo. So, yun guys. So, nagdala na rin ako ng extra skewer. Kasi, papalitan ko na rin ng skewer to. Since na, ito yung mga dati kong ano. So, ito yung mga dati kong skewer. Dati sa Specialized. Mga naiwan na lang. Papalitan natin siya ng skewer. Kasi ang kasama kasi nito isa di ano pa siya eh. Devolt pa eh. So yung mga parang mga pang BMX type. Yung ganun yung ano nito. So palitan natin siya na pang skewer type para at least quick release na siya sa gulong. Okay? Hindi ako big fan ng ano ng side stand. So hindi ko na siya ilalagay kasi additional weight na rin to. Pero sa mga baguhan, okay na okay to. Pero ingat lang kayo kasi minsan nakakalimutan talagang nakababado. So yun ang mga payo ko sa inyo kung magsa-sidestand kayo. May possible masabitan kayo dahil since na sa gilid to, minsan kasi nasa nakababado. E kailangan bago kayo pumadyak, check nyo muna kung nakababado. So pero sa akin, hindi ko na ilalagay ito. Hindi ako fan ng sidestand. So ano na natin siya. Right, kabit natin itong Saturn pedal sa galing sa 420. Salpak natin siya. Guys, bike check na natin tong kabuuan ng binuo ko ngayong bikes. So may mga binago na ako sa kanya. Syempre kailangan natin palitan. Katulad ng pedal, makikita niyo sa pedal na 'yan. Pinalitan ko na siya kasi yung stock niya is plastic lang talaga. So kailangan ko ng seal bearing na pedal. At pinalitan ko na rin yung sa bike shop yung likod niya. Kanina lang galing ako sa bike shop. Pinalitan ko yung anya yung mismong yung parang axle dito na bakal eh.
So pinalitan ko pang skewer type. So naki-skewer na rin siya harap likod. Yung stock nito is bolt lang talaga. So talagang kailangan, kung gusto mo palitan, papalitan mo sa bike shop mismo. So yung stock niya, if ever mag-ano kayo, papalitan mo yung pinaka axle niya. So ganito yun. So medyo may kabigatan to. And syempre kailangan natin, mas gusto natin yung quick release na, at least kung magpapalit ka ng gulong, madali ng palitan. So yun lang yung pinalitan ko dito. So the rest is all stock. All stock pa yan. So isa-isa na natin guys. Simula tayo sa likod. Yung RD neto is a L2O na R2. So this is a 7 speed na RD, and also L2O rin tong pinaka cassette niya na 7 speed. So expected steel yan, and ito ay combination ng steel and plastic. So yan yung pinaka ng R2. Chain niya is a hindi siya Shimano, pero unbranded din yata, is T3 I think. Walang nakaano eh. Walang specs din nakasulat eh. So yan nakalagay. Crank niya is a Viper na generic din. Pero malupit, naka-imbus yung Viper oh. Viper. Pero yung sa ibang assault, iba rin yung nakasulat, parang XX parang nakasulat ng ganun, yung nakasulat. I'm not sure kung anong brand din yun, pero syempre, yung mga steel din yan. So, steel siya. Ang sukat na itong pinaka-biggest chainring niya is naka-50, pinaka-maliit niya is 34. Tapos, ang crank arm is 170, ang haba. So, yan. R2 rin na L2O yung pinaka-FD niya, kaya makikita nyo. So, steel din yan, expected. And dito naman tayo ngayon sa... So, yung cockpit naman niya, this is aluminum na 6061. Ang haba niya, medyo may pagkahaba siya eh. Parang 172 to eh. Yan ang napapansin ko sa kanya. Tapos, shifter niya is also L2O na R2. So, parang isang set na rin siya eh. Pero, maliban lang sa pinaka-crank niya. Ang kanyang stem is, I think, parang 90 to. Nahabaan din ako sa kanya kasi yung standard lang kasi pag mga sizing dito sa mga bikes na ganito is 16. Medium small lang ano yun. Nasa gitna talaga siya. So, yan. 90 to na nakapositive siya. Aluminum din na 6061 na aluminum. And yung ito nga, yung drop bar niya is 6061 din na aluminum din siya. Standard na nga bar tip. Pero comfy siya. Masarap siya. Masarap sa hawakan. Man, so ito yung frame is ito yung nagustuhan kong colorway. Actually ang color nito is tatlo or apat. Pero yung napili ko sa kanya itong ganito. So ano lang tayo, low profile type lang tayo, pero ang bangis niya tingnan. So yung may accent lang ng assault diyan. Tapos ayung color diyan, oh, yan. Tapos may teal na kulay na halo. Diba? Ang bangis. Parang teal ba o baby blue? Parang something na ganyan eh. Yan. Ito yung frame niya is hindi siya yung classic na geometry yung nakikita nyo, di ba? Usually sa mga frames is yung top tube niya tsaka yung rear triangle is upper part dito is pantay. So ito yung design niya is mas lower yung pinaka rear triangle, tapos yung upper part niya, yung top tube niya is medyo nasa taas na ganun. And smaller to bigger dito. So yung tubing niya. Maganda yung frame niya. Maganda yung frame. As in talaga. Tapos, internal cable na rin siya. Except sa mismong brakes. Yung brakes niya is external. Ayan, makita nyo guys. Internal yung mga dito. Sa shifter. Yan lang yung internal. Tapos, the rest is yung mga brakes niya is external. So, yun guys. So, yan. Ito yung 6061 tong frame nito na aluminum. Kagandahan rin sa kanya is dalawa ang kanyang battle cages. So pwede kang maglagay ng dalawa if ever gusto mo ng dalawang tubigan, or isa pwede mo lagay ng pang tools sa isa naman lagay ng tubig. So depende sa setup mo. Tapos may abang din siya if ever gusto mo ng, I think pwede to pang tapaludo, or maybe alam ko pang abang din yata to pang caliper kung gusto mo, pero ba't ka pa magka-caliper? Meron ka namang nakadiska na, di ba?
So, yun guys. Ang seat post na ito is 27.2 ang sukat. And this is also aluminum na 6061. At isang pinakang gusto ko rin dito yung saddle niya. Napakaganda. Compare mo sa ibang mga budget price lang na ganito na iba. Iba yung saddle niya. Ang galing, ang ganda-ganda ng pagkagawa. Iba. Astig. Unique oh. Diba? Talagang accent na ano eh. Viper na kasulat dito. Tapos meron yung blue din. Talagang bagay na bagay eh. So, ang price range nito, so depende sa market eh. Nakikita ko, nag-check ako sa marketplace or sa mga ibang mga bike shop. Price range niya around 17 to 14. So, depende. Depende sa mga bike shop na yun, sa dealers. So, makikita nyo siya. So, ito yung Viper Assault 2.0. Ito yung pinakabago nila. Dalawang klase yan. Merong isang Assault na road. Ito naman yung gravel na series ng Viper Assault. Ang kanya namang fork is magkaiba talaga sa mismong frame. Ang fork kasi nito is made of steel. Yes guys, made of steel siya. Kaya expected din sa bandang huli is mga ngalawang siya. So, kung may budget kayo, kung gusto niyo mag-upgrade, pwede niyo palitan agad ng aluminum. Or kung may budget talaga kayo, pwede kayo maglagay ng carbon. So, depende sa inyo. So, sa ngayon, ito lang muna ako. Kasi wala pa tayong budget. So, yun guys. Ayan, pinalitan ko na rin yan ng skewer dito. Tapos, ayan. Steel siya. Ang kanyang pinaka caliper niya is nakita nyo is hindi siya hydraulic. So, mechanical lang yan. Expected naman sa mga gantong mga budget is mechanical lang talaga yung mga nakalagay. So, kayo na talaga mag-upgrade. So, depende rin sa setup na gusto nyo. Pero, ako, baka sakali, in the end, pag may budget tayo, pwede tayo mag-ano ng hydraulic. Or if ever, may makahanap tayo ng sa mga marketplace na maganda-gandang presyo, pwede nating mag-upgrade ng mechanical na magandang klase or hydraulic. So, check natin. Kasi may kamahalan din ngayon talaga yung mga pang-road na hydraulic brakes eh, na isang set eh. Siyempre, papalitan mo rin talaga nito ng shifter kasi magkaiba talaga yan. Tapos siyempre, palit na, halos palit ka rin ng lahat eh. Kasi kung if ever magte-10 speed ka or 11 yun, mapipilitan ka talaga magpalit din talaga ng mismong kaset eh, tsaka RD. So, no choice. Talagang isang set rin mabipapalit mo. So, yun. Sa kanya is, ito yung Saturn ring na it's a gravel type na meron siya mga knob dito na maliliit. Ang sukat na ito is 700 by 38C. So, pinaka ano natin is, tingin ko, hindi na natin may sasagad siya ng ano. Hanggang 38C lang talaga siya. Kasi, ito lang yung pinaka clearance niya. Kahit sa pinakababa. So, yan ang pinakasukat na talaga niya. So, pwede tayo magbaba ng 32 or 38C lang pinaka max. So, wag na natin isagad yan dahil may possible talagang sasabitan ka na. So, yan ang sukat na itong Viper Assault 2.0 ng Viper Bicycle. Yung long ride siya in the future. At check natin yung mga susunod na mga kabanata na ito. Kasi may plano rin talaga ako dito sa Viper Assault na to. And shoutout nga pala sa Viper Bicycle. Salamat sa opportunity na masubukan ng inyong mga bikes. At isa na nga ito yung Viper Assault na nagdidito ngayon sa akin na diniliver pa talaga. At maraming maraming salamat. At ito na yung ating winner sa hulaan yung bikes nasa loob. Okay? Okay guys, so ang lucky winner natin sa pinahulaan yung bikes na to na siya ang unang-una nakasagot ay walang iba ko si Chad Samiliano. So, Chad Samiliano, ikaw yung aking nakapili nito. So, meron kang t-shirt galing kay Happy Bicycle. So, ibibigay ko sa'yo. So, usap na lang tayo guys sa tayo magkikita. Okay? Thank you for watching. Subscribe and like. Thank you!